Unahin po natin yung Hacienda Luisita. Total land distribution, 14-0. Gumagalaw na yung kineclaim ng mga realista na ibigay na to date 87.5% of the monumenting work has been completed. Sa kabila ng mga batas at programang agraryo ng gobyerno at ng desisyon ng Korte Suprema para ipamahagi ng Hacienda Luisita, bakit naglalagablab pa rin ang panawagan ng mga manggagawang bukid para sa tunay na reforma sa lupa at hustisya? Kompleto na raw ang pamamahagi sa asyenda. Pero bakit tadtad ng bakod at bantay ang mahigit 1,000 ektaryang ng lupa? Mahigit 6,000 ektaryang tubuhan sa Tarlac City, Concepcion at La Paz sa probinsya ng Tarlac. 10 barangay ng mga manggagawang bukid na nakapalibot sa Central Azucarera de Tarlac. Kasinlawak ng pinagsamang area ng siyudad ng Maynila at Makati. At isang mahaba, masalimuot na kasaysayan ng pakikibaka laban sa pang-aapi at pagsasamantala. Sa huling mga taon ng pananakop ng Kastila, naging bahagi ang asyenda ng Tabacalera ni Don Antonio Lopez, ang nagbinyag sa asyenda bilang Luisita mula sa ngalan ng kanyang asawa. Noong 1957, napasakamay ni na Jose Cuanco Sr. ang Central Azucarera de Tarlac gamit ang pautang mula sa GSIS at garantiya ng Bangko Sentral. Sa kondisyong matapos ang 10 taon, ay pamamahagi na ang lupa sa mga magsasaka. Hindi tinupad ng mga Cuanco Aquino ang kasunduang ito. Gamit ang kapangyarihang pampolitika na mula rin pangunahin sa yamang napipiga sa tubuhan at asukarera, nagawa ng mga Cuanco Aquino na panatilihin ang kontrol sa asyenda at patuloy na pagkakitaan ang pawis at dugo ng mga manggagawang bukid. 1985, nagdesisyon ang Manila Regional Trial Court para sa distribusyon ng lupa. Ngunit hindi ito may papatupad. 1986, may luluklok bilang Pangulo ang isang Cuanco Aquino. Gamit ang poder at mismong batas, tiniyak ni Corazon Aquino na mananatili sa kanyang pamilya ang Luisita, habang nangangako na abot kamay na ng mga magsasaka ang hustisyang panlipunan sa bisa ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Ayun nung paman eh, hindi naman naniwala ang Kilosang Mabukid ng Pilipinas na ang Huwad na CARP ay magpapairal ng hustisyang panlipunan. Dahil sa unang-unang naging benepisyaryo ng Huwad na CARP ay ang mga pamilya Cuanco Aquino, sa particular ang Hacienda Luisita na iniiwas nila o itinangka sa pisikal na pamamahagi ng lupa sa pamagitan ng isang mapanlinlang at kontra magsasakang stock distribution option. Idiniklarang mga kasosyo raw o stockholder ng Hacienda Luisita Incorporated ang mga manggagawang bukid. Subalit lumala ang kahirapan at tanggalan sa trabaho. Umabot na lamang sa 9 piso at 50 sentimos ang karaniwang sahod ng manggagawang bukid sa Luisita. Hanggang sa nagpasyang lumaban ang libo-libong mamamayan. Nobyembre 6, 2004, itinayo ang barikada sa makasaysayang welgang bayan sa Hacienda Luisita. Higit pang inhustisya at walang habas na karahasan ang isinagot ng pamilya Cuanco Aquino. Nobyembre 16, 2004, sa harap mismo ng Azucarera, naganap ang massacre na kumitil sa buhay ng 7 magbubukid. Sunod-sunod pa ang naging pamamaslang sa mga lider magsasaka at mga taga-suporta. Ngunit di natapos ang laban hanggang sa katigan ng Presidential Agrarian Reform Council noong 2005 ang panawagan para sa distribusyon ng lupa. Bilang pagigiit sa kanilang karapatan, pinosisyona ng mga manggagawang bukid ang mga lupain at inilunsad ng kampanyang bungkalan sa harap ng patuloy na maniobra at pandarahas. Sa gitna ng sustenidong pakikibaka ng mga manggagawang bukid, inilabas ng Korte Suprema nitong Abril 24, 2012 ang makasaysayang desisyon sa Hacienda Luisita.
Ngunit isa na namang Kuwangco Aquino ang nakaupo sa Malacanang. Binitiwan na raw ni Benigno Aquino III ang kanyang interes at sosyo sa asyenda. Ngunit ang kanyang gobyerno ang nagpapahintulot ng patuloy na panloloko, pandarahas at pangamkam ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng huwad na pamamahagi ng lupa sa Hacienda Luisita. Lubhang pinaliit ang saklaw ng lupang ipamamahagi sa mga magbubukid. 6,473 hektarya ang kabuuang sukat ng asyenda, ngunit 4,715 hektarya lang ang idineklarang agrikultural at ipinaloob sa SDO. Ibig sabihin, mahigit 1,500 hektarya ang inilihi sa reforma sa lupa kahit ang mga ito ay patuloy na tinamnan ng tubo. Inilusot sa illegal na land conversion ang iba't ibang bahagi ng asyenda. Sa desisyon ng Korte Suprema, ibinawas ang 80 hektarya ng lupang inilaan sa SCTEX at ang kontrobersyal na 500 hektarya na ibinenta ng HLI. Binungkal ng mga magsasaka ang tibangwang na lupa, ngunit dahas ang sagot ng mga Kuwangco at ng RCBC. Napapalibutan na ng mga bakod at bantay ang ipinuslit na lupa na nasa kontrol pa rin ng RCBC, LIPCO at LRC. Sa maanumalyang survey ng Department of Agrarian Reform, mahigit 400 hektarya pa ang tinapyas para di umano sa mga kalsada, kanal, firebreak at iba pa. Lumilitaw na ang mahigit 1,000 hektarya ng agrikultural na lupa ay nananatili sa pangalan ng mga korporasyong Kuwangco Aquino gaya ng TADECO, LRC at CAT. Tumataginting na 471 milyong piso mula sa pampublikong pondo ang ibinayad ng gobyerno sa mga Kuwangco bilang kompensasyon para sa lupang saklaw ng huwad na distribusyon ng lupa ng DAR. Bakit ang Kuwangco pambabayan, mapera na sila, ang dami na nilang kinuhang tubo, limpak-limpak na. Laki pa ng utang sa amin ng pamilya Kuwangco. Yung 1.33 billion na dapat ibigay sa amin, hindi binayaran, dapat inuna kami bayaran para lang may pamumunang kami sa pagsasaka. Upang masiguro ang pagbabayad ng 30 taong amortisasyon sa gobyerno, pilit na pinapirma mga benepisyaryo sa APFU. Hindi na dapat kami magbayad sa lupa. Pawis at tugo na namin ang kinuha ng pamilya Kuwangco. Nagdulot ng dislokasyon ng magulong alokasyon ng mga lote sa pamamagitan ng Tambiolo. Hindi kinilala ng DAR ang bungkalan at ang panawagan ng mga magbubukid para sa kolektibong pag-aari at libreng pamamahagi ng lupa. Sa ginawang Tambiolo ng DAR, hindi makatarungan talaga yun. Halimbawa ang Barangay Bariti, ginamit na yung Tambiolo. Tinambiolo nila pumunta naman sa Pando, sa Magilog. Sino naman ang magsasaka sa kalayo? 150 ang pamasahe. Back and forth, sabi mo na 300. Sa araw-araw, mag-umpisa ka pa lang sa pagsasaka. Ano pa ang kikitain ng mga magsasaka? Wala na. Itinulak ng DAR mga benepisyaryo sa pagpaparenta at pagbebenta ng lupa, habang nakatali ang mga magbubukid sa mga kondisyong hahantong sa diskwalifikasyon at pagkansela ng CLOA. Mabilis na binabawi ng mga Kuwangco Aquino ang kontrol sa lupa gamit ang kanilang mga ahenteng plantador at pinanser. Sa halip na maging katibayan ng kanilang karapatang magbungkal, ang mga dokumento mula sa DAR ay nagsisilbing collateral sa ilegal na sistemang aryendo, habang ipinagmamalaki ng gobyerno ang tagumpay sa pamamahagi ng lupa, agresibong pinapalaya sa mga magsasaka sa tulong ng DAR, pulis, militar at lokal na korte. Tuloy-tuloy ang intimidasyon at pananakot sa mga magbubukid, pambubugbog, pang-aresto, patong-patong na gawagawang kaso, pagbuldoser ng pananim, panununog ng mga kubo, pagbabakod at pagbabantay ng armadong gwardiya at puwersa ng Estado sa daan-daang ektaryang lupa na dapat ipamahagi sa mga magsasaka. Walang lupa, walang hustisya, panluloko, pandarahas, pangangamkam. Ang carp at ang carper ay dambuhalang panggagantso na bumibiktima sa mga magsasaka sa buong bansa. Ito rin ang nagsisilbing panabing sa talamak na korupsyon sa gobyerno, gaya ng limpak-limpak na kompensasyon sa mga mangangamkam na gaya ng mga Kuwangco at pandarambong sa pork barrel para sa mga peking NGO at palpak na proyektong pang-agrikultura. Sa ganitong malaking kabiguan ng huwad na CARP, makaraan ang 26 na pagpapatupad nito at maging na 40 taong pagpapatupad ng huwad na Marcos del Ribon,
talagang kinakailangan natin ngayon ang magpatupad ng isang bagong batas para sa tunay na reforma agraryo. Isang gobyerno, isang rehimen na hindi naglilingkod sa interes ng mga mamamayan, ang masang magkasaka, manggagawa at iba pang sektor uri sa lipunan ng Pilipino ay may makatwiran at malakas na dahilan para patalsikin ang isang kontra mamamayan, pasista at pahirap na rehimen. Ano man ang gawin nila ng pamilya ko, Wangko, nilalaban at nilalaban namin na yung lupa dahil yan, ang lupa ay buhay namin manggagawa. Wala na.